Magandang buhay, kapatid. Halina sa bagong araw na ito upang magnilay at manalangin sa salita ng Diyos sa ating mabuting balita ngayon. Ito pong muli ako, ang inyong kapatid, at nag-aanyaya na buksan na ang ating puso at isip at ating papasukin salita ng Diyos sa araw na ito. Pakinggan po natin. Ang unang pagbasa ay ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 21 hanggang 33. Tagubilin sa mga mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pagmamagitan ng tubig at ng salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis, di kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ngay mga bahagi ng kanyang katawan gaya ng sinasabi sa kasulatan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang iwaga na ating ihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay magmumula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 13, talatang 18 hanggang 21. Pasahin po natin. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito maihahambing? Ang katulad nito ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito ay lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy at ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko ihahambing ang paghahari ng Diyos? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa tatlong bakol na laharina, kaya't umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pagnilayan po natin. Great starts from small beginnings. Akala kasi natin kung minsan ang lahat ng maganda, dakilang bagay, ay nagsisimula kaagad ng malaki. Pero hindi po. Huwag nating ismulin ang maliliit na kung tutuusin pa nga ang mga bagay na nagsisimula sa maliliit na bagay, ay ito pa ang matitibay, ito yung pangmatagalan at ito yung panghabang buhay. At mga kapatid,
sa ating pagninilay ngayon, focus po tayo sa ebanghelyo ng mabuting balita ngayon. Mayroong dalawang uri ng imahe ang ipinakita sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, hindi po ito nagsimula ng malaki na akagad. Ito po ay nagsimula sa maliit na mumunting mga bagay na kapag araw-araw nating ginagawa at kapag araw-araw na isinal sa buhay, kapag araw-araw na pinaparami, ito po ay siguradong lalaki. Nagamit ang imahe ng mustard seed at nagamit ang imahe ng yeast. Nakakita na ba kayo ng isang mustard seed? Tuwang-tuwa po ako nang ako'y nakakita ng isang maliit na butil na ito ng mustard seed na halos kasing laki lamang ng butil ng paminta. Nakakita na po ba kayo ng yeast? Ito po ay familiar sa mga pagbibake o sa mga panaderya na gumagawa ng ating pandesal sa umaga. Napakaliit nitong mga bagay na ito, ngunit kapag sila ay itinanim katulad ng mustard seed, ito ay lalago at lalaki. At katulad ng yeast, kapag na-apply natin sa ating harina, ang kaunting masa ay maaaring maging isang malaki at masarap na tinapay. Muli po, huwag nating ismulin ang maliliit hamon sa atin at ano naman ang matututuhan natin sa mustard seed at sa yeast. Tatlong letra ng S ang ating gagawing halimbawa. Unang S is small. Ginamit ni Jesus ang maliit kapag nilagyan natin ng pagmamahal at paulit-ulit na natin ginagawa, ito ay siguradong lalaki. Maraming tao ang nagsimula sa maliit na bagay tulad halimbawa ni David. Maliit lamang siya pero tinalo niya si Goliath. Si Albert Einstein na minsan ay minaliit ng kanyang guro, kita naman natin kung ano ang kanyang nagawa sapagkat walang imposible sa Panginoon. Ang pangalawang letter S ay ang sure. Ang mga maliliit na bagay ay may siguradong paglago at ito ay palagi nating tandaan na nating madaliin at pabilisin ang proseso ng paglago. Huwag tayong mahilig mag-shortcut kasi madalas ang nangyayari, gusto nating madaliin ang lahat pero ano ang nangyayari kapag minamadali natin? Minsan hindi hinog, hindi handa, hindi sapat. Ang sigurado, maghintay ka lamang at ang lahat ay ibibigay ng Diyos. Sure ako, basta maghintay ka lamang. Ikatlong letter S ay ang significant. Kita mo nga naman, ano ang bunga ng maliliit na butil ng binhi dito? Ito ay nanirahan ang maraming ibon. At ano ang bunga ng maliit na libadura na nagpapaalsa at nagiging masarap na tinapay? Marami ang napapakain. Mga kapatid, ayo ay seeds or yeast. Tayo ay namumunga kung ang ating buhay sa iba at hindi lamang para sa sarili. Mga kapatid, lahat po tayo ay tulad ng yeast at ang mustard seed. Kung lamang tayo ng halaga kung
tayo ay mamumunga, buhay ay para sa iba at hindi lamang para sa ating sarili. Tatlong letter S na ipinapaalala sa atin na great things starts in small beginnings. As long as we are with God's grace, manalangin tayo. Panginoon na makapangyarihan, sa iyo ay walang imposible. Ang lahat ay pwede. Panginoon, tumingin kami sa paligid at nakikita namin marami kaming mga kapatid na maliliit, minsan na nawawala na ng pag-asa, minsan ay naliligaw ng landas. Panginoon, nakikita po namin ang aming kaliitan. Hiling namin na manirahan ka sa amin at ipaalala mo sa amin na sa kabila ng aming kaliitan, kapag kapiling ka, sigurado kami ang aming paglago. At nawa ito ay di maging hadlang upang kami ay magbigay ng sarili sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan, kapatid. Makiisa sa aming misyon at maging tagapaghatid din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag sa videong ito. At kung meron kayong mga prayer intention, panalangin ng pasasalamat, o panalangin para sa mga kapatid natin na may malubhang karamdaman, maglagay lamang po kayo ng reaksyon sa ibaba ng video ito. Sahan po ninyo na amin kayong ipagdarasal sa ating Panginoon ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito pong muli ako ang inyong kapatid at nag-iiwan ng isang mga katagang ngayong panahon ng pandemya, panalangin at pag-ibig at pag-asa sa Diyos ating palakasin. Pagdarasal ng Santo Rosario ay ating paigtingin. Sa mundo na tila baga nababalot ng kadiliman, maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. Hanggang sa muli, magandang buhay po at maraming salamat po sa inyong panonood.